Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion and Hour to this Word in which we need to agree, believe, claim, and declare. As what I repeatedly say, it is not sufficient for the Word that we will just read it, we will just study it, or we will just hear it. Kailangan po natin itong sangayunan ng buong puso, sampalatayanan ng buong puso, angkinin ng buong puso, at ideklara ng buong puso nang magkagayon ito po ay magkaroon ng kapangyarihan at katuparan sa ating mga buhay. Let us read here in John 14:23, Tagalog ang Biblia. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, "Kung ang sinuman ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y iibigin ng aking ama at kami papasakan kaniya at siya'y gagawin naming aming tahanan." And in Amplified Version, John 14:23, Jesus answered, "If a person really loves me, he will keep my word, obey my teaching, and my Father will love him, and we will come to him and make our home, abode, special dwelling place with him." Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon, mga kapatid. We all know ng author po ng Gospel according to John is no other than Apostle John himself. And Apostle John, known as John the Beloved, and he wrote 5 books in the New Testament. And these are the Gospel according to John, 1 John, 2 John, 3 John, and lastly, the Revelation, Brethren in Christ. At naitala niya po ang pananalita ng ating Panginoong Hesukristo, na ang wika ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, kung, kaya nga binabanggit ang salitang kung, or in English, if, dahil hindi lahat po naman ay talagang umiibig sa Panginoon ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, mga kapatid, at buong pagkataon niya ay walang hindi halos lahat ng tao ay gayon ang ginagawa sa Panginoon. Kaya nga binabanggit ang salitang if at again, because not everyone loves the Lord. At dito, atin ma-acknowledge, atin ma-identify, ating marirecognize ang mga nagmamahal sa Panginoon, kasi ang wika ng ating Panginoon, mga kapatid, ay tutuparin ang kanyang mga salita. Magandang pagkasabi sa Amplified, because he will keep my word and he will obey my teaching. Kaya mga kapatid, it is very impossible na sasabihin natin, mga kapatid, na mahal natin ang Diyos ng buong lakas, buong puso, buong pag-iisip, mga kapatid, and yet we do not obey His word, hindi natin pinapakinggan ang kanyang mga salita, at hindi natin sinusunod ang kanyang mga turo, mga kapatid, or yung tinatawag nga po nating mga teaching. And the promise of the Lord, once we love Him by obeying His word, and of course, brethren in Christ, by keeping His word in His heart, ang wika po ang Ama at maging ang ating Panesokristo, of course, kalakip na rin ang banal na Espiritu ay mananahan sa kanila, sa kaniyang puso, at gagawin siyang kanilang tahanan, mga kapatid, na ang pagkasabi nga po ng Amplified, "Brethren in Christ, we will come to Him and make our home, abode, special dwelling," yung puso ng tao na talagang nagmamahal at tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. And our today's message entitled, "The Person Who Really Loves the Lord." Again, mga kapatid, ay ginamit ng Lord, "If a person really loves the Lord," dahil not all of the people loves the Lord. Minsan nga po, ang mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, hindi nga po lahat nagmamahal pa kay Lord. Other are still struggling in obeying the Word of God and in keeping the Word of God in their hearts. That's why our today's promises, we are going to acronym the word LORDS, L-O-R-D.
DS, brethren in Christ, and again, we can hold on to this promise that once we love Him, we obey His words, and we keep His word in our hearts, the promise of the Lord, He will make our hearts as His home, brethren in Christ. First point, the Godhead will live in His heart. Mananahan ang pagka-Diyos. Pag sinasabing pagka-Diyos, nandun ang first person, second person, and third person, ay mananahan sa kanyang puso. How grateful we are ang gawing templo ang ating puso, ang gawing tahanan ng Diyos ang ating puso, mga kapatid, rather than atin pong mga kapatid, pinapanahan ang mga ano-ano paman sa ating puso. Why don't we let God live in our hearts? And second point, the Godhead will occupy in His heart. Brethren in Christ, ating maunawaan na instead ng ating puso ay i-occupy natin na mga bagay-bagay na walang kabuluhan, mga bagay na mga negatibo, mga bagay na hindi maganda. Why don't we occupy our hearts, brethren in Christ, with the presence of the Godhead? Bakit hindi na lang natin ipa-occupy sa Diyos ang ating mga puso? Para wala nang puwang ang mga bagay na hindi maganda, para wala nang lugar ang mga bagay na negatibo, kapag ka ang ating puso ay occupied ng presence ng ating Panginoon. And third point, the Godhead will reside in His heart. Siya po, mga kapatid, tulad ng binanggit ko kanina lamang, nagagawin niyang tahanan ang ating mga puso. Pag sinabing tahanan, mga kapatid, talagang naandyan ang Panginoon. Kaya maganda na ang ating puso ay tahanan po ng Diyos, so that whatever we do and wherever we go, talagang kasama at kapiling natin ang ating Panginoon. And fourth point, the Godhead will dwell in our in His heart. Tandaan po natin na hindi lamang gagawing tahanan, kundi siya mismo ay mananahan. At ang pinakamaganda, mga kapatid, the Godhead will stay in His heart. Yun ang sinasabi kanina, that they will abide. Napakahalaga po na yung pag-abide, ang pananatili, staying, brethren in Christ, dahil other do not stay in the presence of God. At let God stay in our hearts, brethren in Christ. Kaya nga, kapag ka ang Diyos ay nananahan sa ating mga puso, then we have nothing to fear. Wala na tayong dapat ipag-alala, wala na tayong dapat ipangamba, wala na tayong dapat ikatakot, wala na tayong dapat ikabahala. Bakit po? Dahil, mga kapatid, sabi nga po ni Apostle John sa kanyang epistle or letter, greater is He that is in us than he that is in the world. Why? Because the Godhead is abiding in our hearts. To sum up of our today's message, which entitled, The Person Who Really Loves the Lord, and our today's promises, we acronym the word LORDS, L-O-R-D-S. First point, the Godhead will live in His heart. Second point, the Godhead will occupy in His heart. And third point, the Godhead will reside in His heart. And fourth point, the Godhead will dwell in His heart. And fifth point, last point, the Godhead will stay in His heart. And these are the acronym of the word LORDS, live, occupy, reside, dwell, and stay in His hearts. Once, brethren in Christ, we love the Lord, we listen His word, we keep His word, and of course, we obey His word, brethren in Christ. Dahil we should love the Lord not only in words but in action. And our today's grace, ang biyaya ng pag-iibig ay sa puso natin mananahan kapag iniibig natin siya at ang salita niya ay pinapakinggan. Let me repeat, ang biyaya ng pag-iibig ay sa puso natin mananahan kapag iniibig natin siya at ang salita niya ay pinakinggan. To God be all the glory. Let us pray. Heavenly Father, we thank You sa iyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay.
We thank you for your protection because you've covered us with your precious blood. Salamat dahil sa aming pagising, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan, malayo sa mga sakit at karamdaman, malayo sa mga disgrasya at kapahamakan, malayo sa mga mabibigat na pagsubok at problema, malayo sa mga lalang at gawa ng kaaway. Thank you also, Father, dahil sa inyong provision, dahil kami na yung mga anak ay hindi po ninyo pinagkukulang sa araw-araw, truly that your grace is sufficient and more than enough for us. At salamat, Panginoon, dahil sa bawat araw ay may panibagong lang biyaya kayo at panibagong lang pagpapala kayo sa bawat isa sa amin. That's why we as your children are expecting that we will receive all the blessings that you have prepared to each and every one of us today. And thank you also, Father, because you blessed us already spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially. At salamat, Panginoon, dahil minsan pa kami magiging blessing sa aming pamilya, magiging blessing sa aming iglesia, magiging blessing sa aming komunidad, magiging blessing sa kumpanyang aming pinagtratrabahuan, at magiging blessing sa negosyo na aming pinangangasiwaan. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigang kapanampalataya na ngayon ay nakikinig at nanonood. Whenever they have prayers, Lord, I declare, decree in your name, everything will be granted unto them. Dahil we hold on to your promise that whatever we ask to the Father in your name, everything will be given unto us. That's why, Lord, we ask all of this, that if someone is in need of your salvation, save them. And if someone is in need of your healing, heal them. And if someone is in need of your strength, strengthen them. And if someone is in need of your protection, protect them. And if someone is in need of your guidance, guide them. And if someone is in need of your provision, provide all their needs, Jesus. And whatever they are praying for that we do not mention in our prayers, Lord, I declare, decree that you will grant everything to them. At thank you so much, Jesus, because nagmahal kami sa iyo dahil una po kayo nagmahal sa amin. At dahil mahal ka namin, amin pong pinapakinggan ang iyong mga salita, aming sinusunod ang iyong mga salita, at aming pinapanatili ang iyong mga salita sa aming mga puso. Thank you, God. Thank you, Jesus. And this all we pray in Jesus' mighty, mighty name. Amen and amen.